yung plan dito. So once again, no? We welcome you for to our 2021 Painulet Supporters Appreciation. So sa gabi po ito, nag-usap po ba tayo? Yan. So sa gabi po ito, naniniwala ako, napakaganda po ng ating team. Ano po? It is restored. So sa pag-restore po ng Panginoon, maalala ko ng Sister Love. Noong isang taon, ano mga naging team natin? I will keep my covenant with you. Wow! Titingnan po natin ano, the Lord, noong isang taon, it is our Lord, He will keep our covenant to us. At sa taon po ito ng 2021, sa mga nakaraang taon po, patuloy pong pinapatunayan ang ating Panginoon, ang ating pong team ay restored. Lahat po ba tayo, we want to be restored? Yeah. At kung po sa restored na yun, nakailagay din po doon, kung babasahin niyo po yung 126, ano yung Psalms ay nakalagay din doon, is this is the time of harvest. Amen. Amen. Restore. At the same time is harvest. Harvest time po natin this year. So, naniniwala po sa mga hindi rin po natin kasama ngayong gabi, maging sila man po, ay mararanasan po nila yung restoration at the same time po yung gagawin ng Lord na harvest sa lugar po ng ating iglesia. Amen? Siguro, Sister, parang basahin mo na natin yung Psalms 126 verse 11. Ang sabi dito, those who plant in tears will harvest with shouts of joy. They weep as they go to plant their seed, but they, hindi ko mabasa, Sister Pao. Sabi dito, malabo na pong mata ng bukis, sabi niya dito, but they sing as they return with the harvest. So, pangako po yan ng Lord. At sa bago po tayo pumunta sa ating pong encouragement message, gusto ko lang pong tanungin, when it comes sa salitang restored, ano po ang pumapasok sa mga anak ng Diyos? Pwede po ba pakibigyan ng mal ang mga anak ng Diyos? Para lang po, galaw-galaw po tayo. Amen? Sige po. Any word, sino po ba pwede kumikon? Hindi pwede kumikon ng butes. Kung yan, hindi pwede magbigyan mo sila ng mikropono at assist mo kami. Sa bawat isa po, ano, when it comes sa salitang restored, ano ang pumapasok sa mga anak ng Diyos? Ano ba? Oo, yan. Renewed. Renewed. Yan, kaya nangita, it is renewed. Sabi nyo, ako sa'yo. Sige, kahit sino po, hindi kaya sunod-sunod. Panunong balik. Ayan, panunong balik. So, sige, yes. Si Ate Mildred. Ano Ate Mildred ang restored? Ayan, magtatawag na ako ng pangalan. Sige, si Ate Mildred. Restored sa akin yung aking soul, yung para sa salita wow. Na restored ako. God restored the soul of Ate Mildred. Kay Sister Herschel na nagpo-pong. Ano ang restored? Alayo. Yung kagaya ko kay Tatay Eddie, panunong balik, pagbabalik. May gusto ko magbalikan? Wala po. Sige po, sige po po, sige si Ate Ben. Ate Ben, ano po ang restored sa isang Ate Ben? Or yung harvest po, ano, yung dalawang word po ito? Harvest and restored. Harvest. Harvest na lang, pag-aari. Pag-aari, ibig sabihin maraming blessing. Wow! Return, re-establish. Wow, okay. Return, establish. Wow. Yan si Ate Lloyds. Ano po, sino ba po? Si brainstorming to brainstorm. Oh, si George, nagtataas ng kamay ang ating CYN. Replace. Replace? Wow, replace daw po. May papalitan. Wow. Wow. Si Tito, may thank you, George. Yung po kita sa kanto, pibili po tayo doon sa isang sa store. Ibalik ito yung original condition. Oh, pag ibalik sa original
sino pong na-deform na dito? Na-deform! Ibabalik tayo na Lord sa original logo. Dating magka-aukis. Okay. Sino pa po? Born again. Wow! Born again! Yes, be restored is being born again. Kaya ate, kaya ni Behal. Sino pa po? Oh, si Sister Grace. Restored. Harvest. Build up or improvement daw. So, i-improve at build up. Sige po, sino pa? Anywhere pa po, sino pa gusto magsalita? Si Owen, gusto niyo? Si Hannah daw, may sabihin. Napigitan niyo ba? Give back. Wow. So, gagawin natin yung mga ngayon. Mag-give back ka. So, praise God, give back. So, naunawaan po natin ngayon ang Lord, ano, sa gabi nito, patuloy na ipauunawa sa atin ang Lord. Bakit kaya restored ang ibinibigay niya sa atin as He kept His covenant last year? And tonight po, patutunayan at ipakikita ng Lord sa atin bakit niya ibinigay itong team natin being restored sa ating new year 2021 Faithful and Supporters Appreciation. So, hayaan po natin na patuloy na ma-encourage po tayo at maipaunawa po ng gusto ang mensahe po ng Lord sa gabi ito sa ating mga buhay as we call on Sister Russell Badeo for our encouragement message. Praise God po. Ano, amen po. Maganda po yung ating ngayong gabi. Nandun po yung ating pananampalataya na pagbabalik po sa atin ng ating Panginoon. Amen. And restored, dumaan po tayo sa pandemic, but still, our faith and our declaration this year na ang restoration ay magaganap po sa ating mga buhay. Nangyari po sa ating pandemic na alam po po na may mga umiyak. Amen? Nawalan na yung hope, di ko alam, but ano nandun po na sinubok tayo ng panahon at may nabawasan at may nakuha sa atin. Amen? May nakuha sa atin, but then sa declaration natin today is nandun po na yung restoration po ng Panginoon sa atin. Kaya po nagsabi po dun sa verse, ang Psalms 126 po kasi ito yung panahon na dumaan sila sa matinding pag-iyak, matinding kapaghintian, calamity na nangyari sa atin sa mga nakaraang panahon. But then, ang sabi po dito sa verse 4, yung prayer po natin, ano, Lord, restore our fortunes, Lord. Pag sinabing fortunes, hindi lang po yung ating mga blessings na material, but every aspects of our life, nandoon yung fortune na ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? As a stream renewed the desert, na di ba yung desert tuyo? Pero ang panalangin po dito, Lord, restore our fortune, Lord, as a stream. Water, tubigan mo, dumalo yung tubig doon sa lugar kung saan kami nakaranas ng tagtuyot. Amen? Financially, spiritually, emotionally, mentally, amen? And sabi po dito, those who plant in tears will harvest with shout of joy. Hindi po yung ating pong mga luha habang tayo'y nagtitiis sapagkat nananampalataya tayong kasama natin ang Panginoon, nandoon po yung mag-harvest tayo ng shouts of joy. Not only joy, but we will shout because we are enjoying and we will enjoy the blessings. Yung sinasabi yung pong pagkaunawa nyo po about restoration, ibabalik po ng Diyos. Kumbaga, the great comeback, the great restoration. That's why people who plant in tears will shout for joy. They weep as they go to the planter seat. Amen po ba? Hindi po madaling unawain yung tithes, tama? Lalo na po, halimbawa, sumasakaw tayo ng 1,000, amen? And then yung 10% po nun is 100. Kung titingnan natin, napakalaki. Sa isang taon, may 1,200 ka. Eh yung pong isasama pa yung bonus, di ba? 1,400. Amen. Hindi po madaling ibalik yung 1,400 in one year. Amen po ba? Dumaan tayo ng pandemic, Lord, yung 1,400. Pang ano ko na yung sustento ko na sa Pilipinas eh. You're crying. Amen po ba? Lalo ni
ating sapananampalataya. But then ang sabi dito, they weep as they go plant their seed, but they sing as they return with harvest. Sa iba pong translation, kung mababasa niyo po doon ang sabi, as they return with great harvest. Great harvest. So nang doon na may dakila pong ipagkakatiwala pang ang Diyos sa atin. Amen. Kaya po, with due appreciation yearly sa mga taong patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon, ito po ay dito lang po namin ang ministry po ng Panginoon. Dito lang po maipapadama yung pasasalamat. Amen. Di ba nakakatanggap po tayo ng token? Nagpapakain po tayo. Ito lang po yung paraan ng church na maramdaman po ng bawat isa na ma-appreciate, na na-appreciate po namin yung inyong pong pagtulong sa ministry ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ako ang lahat po ng narinito bago tayo nag-tides na unawaan natin at wala ng question. Amen po ba? But be in your heart and mind, ang sabi po dito, as we plant tears, we will harvest. Great harvest ay itayin po natin mangyari sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, ang sabi dito, nais lang pong maunawaan ng bawat isa,